Good morning po sa ating lahat. Good morning! Ayon. Sige po, can I invite you to stand and form a small group, pwedeng groups of 3 or 4, and kindly pray for this service. Amen and amen. And can we just remain standing? Because today is another day that we are able to worship the Lord together. Come on, can we just give Him the best clap offering? We're gonna welcome Him today. Amen. Amen. We're gonna focus on Him today. Ang malat na lahat niya lang ang siyang bibigyan natin ng focus today. No worries. In this place, God. Hallelujah. And Lord, today we are excited to really, really experience you. We are excited to dwell in your sanctuary. We are excited to dwell in your house, God, every single day. And can you just read with me this word? It says here in the word of the Lord, when you pass, when you go through deep waters, I will be with you. Can you say this with me one more time? When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Amen. Amen. Receive that assurance. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up and the flames will not consume you, because this is what He is telling you, for I am the Lord your God. Amen. Amen. For I am the Lord your God.
offering. We're going to raise a hallelujah. Amen. Amen. We're going to raise a hallelujah. Oh, oh, oh. Raise a hallelujah. Raise a hallelujah. In the presence of my enemy. For you, Lord. We're gonna raise up our praises for you, Lord.
Asherah. Whoa, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle. For you, my God, I'm more than enough. Living in
enough for us. Amen. Mahina, hindi yan para sa Lord. He is more than enough for us. Amen. Amen. Hallelujah. Church, do not be silent with your praises, because we have the assurance that He hears and He inhabits the praises of His people. Amen. And so all the more we're gonna worship Him, all the more we're gonna praise Him with every breath, because He is faithful and His love for us is never changing. And so God, You are enough, truly enough. I will be
your children will never stop declaring that you are holy, 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 holy is the Lord God who is seated on the throne. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. And Lord God, you reign forever in our lives and on the heavens and the earth, God. Lord, we continue to give you glory. We continue to give glory to the King. We continue to give glory to the risen Son. At walang sa amin, Panginoon. And God, Jesus, we just exalt your name. We lift your name up high, God. And we will continually love you all the days of our lives, God. And we will never gonna stop worshiping your name. Because you are not yet stopping sa amin, Panginoon. And you will never stop loving us. You will never stop healing us. You will never stop caring for us. You will never stop watching over us, God. And Lord, we will just continue to enjoy and celebrate this day with you, God. In Jesus' name we pray. And every child will shout, amen and amen. God bless everyone, and you may now be seated. Praise God. Good morning sa bawat isa. At magandang araw na maulan, pero nandito pa rin tayo to worship our God. And definitely, nakita po ng Panginoon kung paano kayo nagsumikap that you made this effort to be here today to worship our God together with your brothers and sisters. Ayan. So ngayon po ay last Sunday of the month. July, August na po, and nalalapit na po ang ating anniversary. Pero kakatapos lang po ng ating great event. Pero bago po yun, ay i-announce ko po muna. May announcement po tayo about the Lancaster Fellowship. May pwede bang ilabas? Ayan. Lancaster Fellowship, this coming Saturday na ito, August 5. McDonald's. Libre yata ang McDonald's burgers. Ayan. And so 2 p.m. to 3:30 p.m. magsilang po just to ika nga fellowship with one another. Ayan po. And of course, para lang po maipagpatuloy po natin yung pong ating nasimulan na gawain doon, but it would just be a fellowship. Ano po? Updating and encouraging one another. Because we have three major areas in that part of Imus, headed by our coordinator po, si Carlos. Nandiyan pa si Carlos? Carlos, baka mamaya pa si Carlos. Ano? But anyway, we also have those who are helping. Nandiyan po si Brother Reggie Lumotan, ayun, sa likod. Ayan, ikaw ba yung second assistant? Ayan. And of course, we have Brother Roy. Brother Roy, pwedeng tumayo. Ayan. Para makita nila yung kagwapuhan mo. Magaling po na artist yan. Kung gusto niyo magpa-paint, ayan, pwede po siya. Okay, and then we have Brother Julius. I don't know if Julius is here. Julius, please stand. Ayan, thank you. And sila po yung mga haligi. Tatlong haligi po yan, kasi tatlong areas po yun. Andiyan pa si Jonel, ano? Jonel? Ayun, tumayo ka. Yung medyo, yung buhok niya, kamukha ng buhok ko nung araw yan eh. Yung ginaganon lang eh, okay na. Nawala yung pagkakulot ko pagka nagkakaedad. But anyway, thank you brothers. And for all of you Lancaster people who are here today, we are just preparing. And we just wanted to really equip and build up the leaders who will lead those three areas. Kasi po ang Lancaster po ay may part ng Imus po dyan na bandang Alapan 2.
And we have po bandang Kawit, yung Antel area. And then we have po yung Gentry, which is Pasong Kamatchili area. And sa ngayon po ay more Bible studies lang po muna, more leaders po muna that we are training. And sila pong mga nabanggit na pangalan, sila na po yung hiningi natin kay Lord. Baka nabibigla sila. But we are so thankful to the Lord for these men and women of God supporting our work in that area. So also we would like to appreciate our workers kasi po they've been up and about since the further attendance po natin. They have to wake up early. They have to be there sa SMX early kasi nga po unahan ng upuan po doon. Talagang pag nahuli-huli ka, sa labas ka na ng pinto. And yet they have to prepare the service. They have to sing and you know they have to dance and they have to lead us in praise and worship. So salamat po sa mga workers na ito na nagsasakripisyo para po sa gawain at luwalhati ng Panginoon. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon sa buhay nila. Maraming salamat sa inyo. And naging malaking event ayan. Ay meron po tayong team verse na kung saan hindi yata yon. Okay, iba na pala yon. Okay, next, ipapakita lang po yung ating team verse na kung saan yun din po yung ating gagamitin sa ating pong exhortation, Hebrews 11 verse 1. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tayo po muna ay manalangin, Panginoon, we do exalt you, O God, in this place. And worship you, O God, with all our hearts, together with my brothers and my sisters. It is our heart's desire that you will always be glorified in every fellowship, in every gathering of your people, O Lord. And it is also our prayer today that Holy Spirit, that you would move in our midst, that you would touch every heart, and that you would steer our faith, and that, oh God, we would be able to believe and not to doubt your words and be able to reach, oh God, further, oh God, for your glory and honor. Lord, that you will speak to us, bless your people, oh Lord, as we listen, give us that kind of understanding, and Lord, give us the vision for the advancement of your kingdom, oh God. In Jesus' name we pray, amen and amen. Ayan, sabi sa Hebrews 11 verse 1, faith, ayan, is the substance. Yung pong substance is the evidence, ano po? This is the ito po yung laman, ayan. Being sure, okay, ito po yung inaasahan natin. And definitely, I believe, meron kayong inaasahan. Inaasahan ninyo na kayo ay patuloy na magkakatrabaho para mapag-aral ang ating mga anak. Amen. Makapag-college. Amen. Makapag-trabaho at sila po ay makapag-asawa. One of these day, of course, probably ayaw nyo nang asahan yon, pero darating at darating, hindi natin maiiwasan. Ano po, basta magpapa-counseling lang muna at alam po natin ang ibig sabihin ng pag-aasawa. Amen. And of course, we're probably hoping to have our own house and lot. Probably hoping to have our own car, our dream car. Probably we are hoping na ma-promote tayo. Probably we're hoping with a lot of things in this life. Amen. And hoping na one day, pag may edad na tayo, ayan, ano po, that we would have a good place to stay. Hindi naman sa ospital. Hindi naman sa home for the aged. We hope na there would be a nice place or somehow a comfortable place wherein we can just enjoy every moment while waiting for the time of going. Amen. Na kung saan ay maaring parang natutulog lang tayo, kinuha na tayo ng Lord. Pag matatanda na, sabi nga, alam ba yung pastor, parang pauwi na yung, parang pauwi na sa langit yung pinag-uusapan. Pero we are hoping for something. Amen. We are hoping for something. And ito po yung diniin po sa ating conference, sa ating convention about faith. And about the evidence that things that are not yet seen. Sabi nga po ni Miles Monroe, isa rin itong anointed man of God na kinuha na ng Panginoon. Sabi niya, lahat na nakikita mo, hindi pa yan yung gusto mong makita.
Sa English, the things that you are seeing are not yet the things that you wanted to see. Probably he's referring to people na wala pa siyang dream house. Pero nakikita niya lang yung isang bahay na tinitira niya. Tama? Wala pa yung kanyang dream car. Pero may sinasakyan na siyang sasakyan somehow to go to work, to and fro. And somehow we are dreaming something sa ating mga anak, maging professionals. So hindi pa natin ito, hindi pa ito nangyayari, but we are already seeing things. Bagamat wala pa dyan. Nakukuha po ba ninyo? So, faith is being sure of what we hope for and the evidence, certain of what we do not see yet. Para medyo mas konting may dating, atin na ang building na ito. Oh, wow. 300 million lang naman. Ay, biglang, op, papalakpak na sana, op. 300 million. Pambihira. Ganun ba talaga yon? Yan. So, masyadong malaki na, no? Malaki naman, pambihira. Ang Lancaster, nangangarap din sila ng land and building nila doon. In fact, may drawing na sila, mayroon na silang plano, may swimming pool pa. Wow! Maluwag daw yung lupa, pwede tayong mamasyal doon, pahinga-hinga. It's just so simple a place that they are preparing for that area. And nangangarap po sila doon, and they, of course, base everything in faith. Amen. Nung ito po ay ma-share ko nga kay Pastor Anthony, our national overseer, medyo napahinto siya sapagkat ang laki naman, 300 million. Akala ko wala na, kinalimutan na yung usapan, pero maya-maya, while we were talking with the other pastors, biglang sumingit, tawaran mo ng 100. Sabi ko, wow, 100 from 300. Mahal na ko kasi lupa rito eh. But depende kay Lord kung gusto ba niyang buong isang ektarya po yata ang sukat nito o kalahati lang po or kung ano po yung appropriate sa atin. Basta maraming parking. Amen? Kasi yun po yung hinahanap talaga ng karamihan. And of course, a place where we can be trained, a place na tayo po ay lalago, ano po, at a place for our next generation. Hallelujah. Isang lugar na pag nalungulungkot ka, pwede kang pumunta, maupo, mag-isip-isip lang, somebody can approach you, can pray for you. Ganda, no? At a place like a refuge, a place where you can find strength and encouragement. So ito po yung inaasahan natin. Ano po? Hindi pa natin nakikita pero nangangarap na po tayo. At para diniinan ko lang po, kasi nga, siyempre, ito po'y parang imposible. Amen. And probably you're looking at things and seeing and thinking of things and hoping for things na parang imposible. Eh ano lang naman yung sweldo natin, ano po? Para bang kapag kinumpara mo dun sa laki ng pangailangan, parang ang layo naman. Pero we are believing God. Nothing is impossible with Him. Pwede niyang hawakan ng puso ng may-ari nito at sabihin, oh, yung mahal ng touring mo, hatiin mo lang yan. Pwedeng ganon, di ba? So, hindi natin alam, but we can always hope. And we can be certain of the things that we haven't seen yet. Pero ito nga po yung tema ng buong event, buong further, yung dream again. Kaya nga po, yung dream again, ayan, tayo po ay tinuturuan na muling mangarap. Kasi nga po, galing po tayo sa isang malaking labanan na tila baga itong pandemic, COVID na ito ay nilamon na lahat ng ating pag-asa. Lahat na nakikita natin, eto na, eh, magaganap na sana, eh, bigla pa naman nag-pandemic pa naman. Bigla namang nagsara ang mga business, biglang bumagsak ang economy, biglang wala nang gusto pang magnegosyo. So all of these things, we were all affected. Even our church, naapektuhan po talaga tayo ng malaki. Kaya nga dito po, after all these things that happened, ano po ba ang ating direction ngayon? Na kung saan itong dream na ito ay meron po itong acronym na ito po yung gusto nating idiin, na kung saan ito po yung directing, regrouping, evangelizing, anointing, and mobilizing. Sa ngayon po, pag-uusapan muna natin itong directing. Sapagkat ngayon po, ang aking pong isishare sa inyo based on the verse that we read and heard na kung saan diniin po ito ng ating national overseer is the direction of Church of God World Mission Philippines. Kasi nga po, ang Church of God po ay 75 years old na po sa Pilipinas.
Kaya matatanda na po ang mga nauna, ang mga nag-pioneer. Mamaya makikita niyo po sila sa Hall of Faith. Pipresent ko po sa inyo mamaya. And kaya mapalad ang mga baby na nandito na sila ang ating nakikitang pag-asa. Maliliit pa lang. And 75 years celebration, kaya po tayo nagkaroon ng further event. Kasi nga po, saan pa tayo pupunta after 75 years? Samantalang ang pinaka-main natin nasa Tennessee, Cleveland, USA, yung pong ating general headquarters ng buong mundo, ay 1886 pa po, kaya mga 130 plus years old na po ang Church of God all over the world. Millions and millions of souls has been won for the Lord. So kaya tayo po ay nasa kailangan ng direksyon. After this pandemic, after this COVID, kailangan natin ng direksyon sa buhay natin bilang mga miyembro, bilang mga tao, bilang nagtatrabaho, bilang nangangarap, ay kailangan natin ng direksyon. At sa oras na ito ay makikita natin ano ba yung pinakita sa atin ng Diyos as a whole. Not only for COG Imus, but for all COG Philippines, 600 plus churches in the Philippines, ano ba ang pinakita ng Panginoon? Una, we were gathered. Yan po, ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nahuli-huli ka, wala ka na pong mauupuan. At matapat ka sa poste, sorry ka na lang. Buti na lang, maraming mga bidi wall. Ano po? So, nag-gathered po ang buong COG Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao as one man. Ayan po, bilang iisa, isang espiritu, isang vision, isang mission. At tayo po ay nagpuri sa Panginoon. Lavish, lavish na pagsamba sa ating Panginoon. I think ito po yung isang porte o isa itong kultura ng Church of God all over the world, yung pong pag-worship sa ating Panginoon. In fact, I remember David, siya po ay lavish-lavish din nag-worship sa ating Panginoon. He was so happy and so glad and joyful nung maibalik sa Jerusalem yung Ark of the Covenant, ano po. Sa sobrang tuwa niya, talagang nagsasayaw-sayaw siya, para siyang baliw, nakikita siya ng kanyang asawang si Mikal. At si Mikal po ay talagang naging indignant ang tingin niya kay David. Hari ka, bakit pasayaw-sayaw ka ng parang lasing dyan? No? So talagang she despised it. No, na talagang hindi siya natutuwa, bakit ka gumaganyan? Ayan. Hindi niya naintindihan that David was dancing before the Lord. And he is doing that worship act unto the Lord because he was so happy na ang Panginoon ay kumilos sa kanilang buhay. Yet si Mikal, hindi siya natutuwa. So what happened? Sinaran ng Diyos ang kanyang sinapupunan. Hindi po siya nagkaanak. Siya po ay hindi binless ng Panginoon. So kaya makikita natin sa atin din po sa ating church, ito po yung isang kultura natin na pag nagsasamba tayo, halos wala nang katapusan. Ayan po. So, at ito po yung isang bagay na I believe natutuwa ang Panginoon. Kaya I believe nakita ng Diyos itong grabe yung paghahanda eh. Libong, more than 1,000 workers ang nag-prepare nito. And of course, millions ang ginastos dito. And of course, andun yung mga top quality na mga equipments, mga speakers, mga ilaw and everything, mga musicians and mga singers. Worth it ba yun? Definitely, for our God, the Creator of the universe, who saves us, who redeemed us, who have washed away all our sin, deserves all this glory and honor to our God. Amen. He deserves everything. He deserves our lives. He deserves those dancing. He deserves those singing. He deserves those lights. He deserves those sounds. He deserves the best, the excellent, dahil siya po ang nagbigay sa atin ng buhay. Amen. So kaya po kung medyo merong mga naiinis, ay mag-isip-isip ka kasi si Mikal nung mainis, ayun, hindi siya pinagpala ng Panginoon. Sa halip, tayo po'y magpasalamat sama-sama sa Panginoon. So let's give a little bit of view nung ating pong video clip na konti na mapapanood din niyo sa video sa YouTube at sa FB. Panoorin natin 'to. Nothing's gonna bring me down. Nothing's gonna bring me down.
is about to build up, and before it builds up so high, may I ask, what is your little story? Do you have your little story? Do you still have your dream with you? Do you want to dream again? Don't dive into the unknown without faith. Dive with faith in your heart. And if you have a dream, give everything for the Lord. Wow. Palapakan natin ang ginawa ng Diyos sa tatlong araw na yon na tayo ay binusog sa pananampalataya. Sabi nga, if you have a dream, give everything to it. Amen. Ibigay natin lahat ng maibibigay natin para po sa pangarap na yan. Amen. May pangarap ka ba ba? Ayan. So I believe tayo may mga pangarap na lahat at ang ating pong church ay may pangarap din po. So kaya nga, ilan lamang sa mga nangyari sa lugar na yon, ang ilang pictures lamang na may papakita ko, ayan, na kung saan nag-roam around po ang ating national overseer meeting us and having time with us, ayan. So and then, ilan pa po sa ating mga kabataan, no, na nandoon po at salamat sa Diyos sa mga kabataan na pinagpala po ang ating church sapagkat sila na po kasi yung next generation. And kami po ay generation na kung saan kailangan na po naming ihanda at iniahanda na po natin ang ating pong next generation. So kaya nga ang mensahe po sa ating lahat ay dream again further. Yan po further sapagkat nangarap po tayo. Eh, hanggang dito lang yung naabot natin, pero ngayon, further pa. Ayan. Go further pa, sapagkat may malaking pangarap ang Diyos para sa bansang Pilipinas, sapagkat gusto ng Diyos, hindi lamang ang City of Imus ang maborn again. Gusto ng Panginoon, lahat ng tao sa Pilipinas, maborn again. Amen po ba yun? Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan ang hirap talaga, ano? Dahil nung pandemic, hindi natin alam kung mabubuhay pa ba tayo. Di ba? Ganun yung parang feeling natin, ano, pag lumabas ba ako, eh, sa bahay ba ako uuwi o sa ospital na? At pag na-ospital ba ako, baka ka-uwi pa ba ako o sa sementeryo na? Hindi na nga sementeryo, diretso ka na sa krematorium, eh, di ba? Pambira, hindi ka na makikita ng kamag-anak mo. Napakasakit talaga nung pangyayaring ito. At alam nyo ba na marami po talaga ang naapektuhan, mga churches, not only Church of God, but lahat po ng churches, from 100%, yung iba nag 10%, yung iba nag 0, yung iba nagsara na. At salamat sa Panginoon, nakatayo pa rin tayo as Church of God Imus. And itong pagtayo natin at muling pagsisimula, tayo po ay pinagpala ng Diyos na makapagsimula uli. Kasi nga, nung panahon na to, siyempre we still have to pay our rent. Pero tayo po ay sumulat na baka naman may apply yung Bayanihan Act, no po, na tayo po ay wag muna magbabayad kasi wala namang pumupunta dito, wala namang tayong service, eh tinatch naman ng God ang may-ari at hindi po tayo pinagbayad. For about 2 years po yun. Kaya po yung bagamat walang tao, pero meron pong blessing. At yung blessing na ito ay nakatulong ng malaki para po tayo makapag-ipon a little bit, ika nga, at maipos natin ang ating operation at ang ating ministry. At sabi nga nung ating finance head, mas malaki pa daw yung naging collection nung panahon ng pandemic kesa nung walang pandemic. Ano po, grabe talaga ang Panginoon. Eh probably because hindi nga tayo pinagbabayad ng rent, kaya po meron tayo pong naitabi po para po sa ating pong mga gawain pa. So kaya nga, nung unang gabi ng ating pong convention na ito ay ang nag-share po sa atin ay si Dr. Anthony Velasco. So I will just try to summarize and share with you what happened para iisa po tayo. Isa ang ating, we are on one page at isa ang ating pangitain, isa ang ating espiritu, isa yung vision na magkaisa tayong lahat. So yung day one kasi is dive the unknown. Wow, sabi nga niya. Huwag kang magdadive sa unknown nang walang faith. Delikado. Kaya nga, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. And dive the unknown
needs that kind of faith. Sapagkat sa atin pong nangyari sa atin, parang, you know, trying to acquire this building is like an unknown. Where do you get that money? Nakakita ka na ba ng 300 million? Ano po? And salamat sa Panginoon kasi I think baka gamitin ng Lord yung blessing mo, share mo. Wow! Ano kaya? Ilang bote kaya yun, pambihira, para magkaroon ng ganong kalaking halaga? Ano po? At hindi naman pwedeng basta bumagsak na lang dito yung 300 million. Ano po? Or kung biglang hinipo ng Lord ang may-ari, 150 million na lang. Actually, ang dasma po kasi, kaya siguro si Pastor Anthony, ganun na po siya ka-open sa pananampalataya. Kasi siguro I can say more than 500 million na po yung cost ng lahat ng ginastos doon. And that resulted to being able to raise up thousands of leaders. And being able to strengthen the 600 plus churches all over the Philippines. And become an encouragement from Asia to other countries, Church of God people in other countries. At yung halaga na yon, maliit yon kumpara sa nagawa mong impact to the world. Impact sa pananampalataya. And so tayo dito ay sabi nga, dream again. Ayan. Dive the unknown. I don't know your unknown. Hindi ko alam kung unknown ba sa iyo. Ako ay magpapaaral. Hindi ko alam kung paano ko mapag-aaral ang anak ko. Di po ba? Unknown din yun eh. Ako ay kukuha ng bahay. Hindi ko alam kung paano ko ba mababayaran yung bahay na yan. Unknown po lahat yun. Eh, kukuha ko ng sasakyan. Hindi ko alam kung paano. Pero, sige Lord, I will just believe in you. And that you will be the one to provide. And siyempre po, the Lord wanted to bless us. Not because gusto mo. But because alam ng Diyos, gagamitin ka niya para sa advancement of His kingdom. If that are the things that would help para po ma-advance ang kingdom, ibibigay po ng Panginoon. Kaya po, para po mabuo lahat ng blessing na yon, ay kailangan po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Ano ba yon? Lord, gagawin mo bang milyonaryo lahat ng miyembro? Well, I believe meron po lamang pwedeng gawin ng Panginoon. Pwede siyang mag-tap ng resources because He owns everything. Sabi nga, He owns the 1,000 cattle on the mountains, on the hills. So, ang Panginoon natin na may-ari ng lahat, pwede ka pong daanan ng blessing. Kung if you will just believe that God can use you, then God will bless you. And then you will become a channel of blessing. At kapag ikaw ay nagpagamit sa Panginoon, pati ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi lang channel, kundi ikaw mismo ay ibe-bless ng ating Panginoon. So dive the unknown. E paano ba ito, Lord? Galing lang kami sa pandemic. Medyo ngayon pa lang kami umaangat-angat. Yan. Tayo po ay dati 600, ngayon po ay 600 plus, ngayon po ay nasa 300 plus pa lang. Ano po? So medyo malayo-layo pa yung inaabot po natin. So it's like an unknown for us. What will happen to us here? Ano ba ito? Ano mangyayari sa atin sa lugar na ito? Masusustain ba natin ito? Masusustain ko ba ang pag-aaral ng anak ko? Masusustain ko ba ang negosyo? Masusustain ko ba ang support para sa aking family? Those are unknown. Hindi mo alam, baka may sakit ka na bigla. Hindi mo alam, baka may mangyaring hindi maganda, you know. And those are unknown. But we are diving into it. But with faith, believing that God is with us, He will walk with us because I am dreaming to further the kingdom of my God. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And so, ang context po ng Dive the Unknown, because He's addressing the whole church of the Philippines from Luzon, Visayas, and Mindanao, represented in the conference, marami po kasing umiiyak na mga pastor. Ang kanilang offering, siguro 500 a month. Magta-tithes pa yun. Magbabayad pa ng kuryente. So we are so blessed. We are in an unconditioned place. We have a building like this. We can rent this kind of building. We have all the access sa mga groceries, sa mga malls, and we have good jobs. And we have good opportunities over here. Pero yung mga churches pala natin na maliliit, natatawid ka pa sa ilog, na may bundok pa, may mga pagsubok, yung mga tao doon na dinidisciple mo isang araw, gagraduate na sa high school, papasok na po kami sa college, mag-aasawa na sa Maynila, hindi na babalik doon. So, hindi palago. Papaliit. So, ang laking challenge, and of course, it becomes so little already. How can they move on and go further and dream again
kung ganun lang kaliit. Kaya lang yun nga, ipinaliwanag kasi ni Pastor, yung pong gagawin po natin, i-overview ko lang kayo ng mensahe ng nadinig po natin doon para po sa lahat ng churches, Church of God people. And then, magsisiris na po tayo sa August ng detalye ng na mga mensahe ng Panginoon para sa atin. Pero dito, the context ng Dive the Unknown, kasi nga po, ay maliit na lamang, pero sabi po ni Pastor Anthony, in the context of his message, your little is your road to further. Kwento po ito ng isang babae na kung saan sa panahon ni Elijah ay nagkaroon ng malaking famine. 3 taong hindi uulan, walang ani, walang kabuhayan. At may maliit na lang silang natitirang flour para yun na lang ang kanilang iluluto at pagkatapos mamamatay na lang sila. Parang ganon. Parang, you know, probably sa atin nangyari ito na wala na kami talaga. Pag hindi pa maghihimala ang Diyos, ewan ko, patawarin ko ng Diyos, baka mag-kidnap ako, baka magpasok ko sa bangko, o baka kung ano man ang magawa ko, di po ba? O baka kami magpakamatay na lang. So, very little na natira na lang na resources. And he's addressing a lot of ministries, a lot of people, churches, in far-flung areas of the Philippines, or even here sa ating pong probably area, hindi lang natin alam. And people, of course, we have so little na lang ang natitirang kakayanan. Naubos na ng scammer, ano po? Naubos na ng mga negosyong palpak, naubos na ng lahat ng kamalian, naubos na ni pandemic, and so little na lang ito. Paano pa ako makakapag-move further? Kaya nga hinamon ng ating national overseer, dream again. Even though you only have little, but that would become your road to further. Kaya po yung babaeng ito na nakinig sa propeta ng Diyos, eh sige, iluluto ko na lang ito, pambihira naman. Nanguha pa ng pagkain ng babaeng ito. So binigay niya sa propeta, pero alam niyo po ba nangyari? Hindi maubos-ubos yung maliit na binake niya na yun na pagkain. Hindi maubos-ubos, 3 taon yun ang kinakain niyo. Saan ang galing yun? Abisa ko sa akong flour na yan para makakain ka ng buong taon, di po ba? Ng 3 taon pa. So it was a miracle. It is because of the faith of the woman to the word of God, the prophet, the man of God, na nagsalita sa kanya, na inutusan ng Diyos, na kausapin siya, naniwala siya. And with that liter na inoffer niya sa Panginoon, pinadami yun ng Panginoon. In fact, yung pong tithes and offerings natin, yun po yung principle nun. Maliit lang, pero yun ang magiging dahilan para hindi ka maubusan. As you give your tithes and offering, it is like, you know, sige po, palapakan natin ng Panginoon. Hindi ka maubusan because God is going to multiply that. You just believe it. Ako po, talagang kahit na ito na lang talaga, Lord, ito na naman po tayo. 40 taon na po tayong ganito. Pero never po na binigo ako ng Panginoon. Never po na pumalya ang Panginoon. Never na ang salita ng Diyos ay hindi nagkatotoo. Lagi siyang may gagawin na pagpapala. And of course, just recently, ako po ay talagang sabi ko, ito na lang, Lord. Ayan. Tapos biglang may darating na mga malalaking blessing sa ating Panginoon. So, subok ko na ang Panginoon. And with the little that you have, whatever it is, little na puhunan, little na abilities, little na situation, kung i-offer mo sa Panginoon and that you will dream again, then God is going to give you that road to your further, to your blessing. So kaya nga, dito, sa kwento na yon, next week niyo na po makikita yung buong kwento, sa Kings po yon mababasa, hindi ko na po ipipreempt, sapagkat may speakers po tayo, ayan, salit-salitan po kami. Pero ito nga po yung panalangin po ni Dr. Anthony Velasco. Si Dr. Anthony Velasco, dati po ay under ko siya. Ako po ang dating overseer niya nung panahon. Kaya wag niyo nang itanong kung anong panahon yon. Ano po? And ngayon ako na po yung
ako na po yung under niya. At overseer ko na po siya ngayon. Kaya pag nakikita kami, oh, ito na yung overseer ko. So, pero nagsasabit po tayo sa kanya, being our overseer. And sabi niya, I pray that we can build our faith and go further so we can dive into the unknown. Ayan, hindi ko na nailagay sa PowerPoint. Sabi niya, I pray that you can build that faith, being sure of what you hope for, certain of what you do not see, so that you can dive to the unknown. Hindi mo alam kung ano ba tong tubig na to, mainit ba, malamig? Ito ba ay malalim? Baka naman panaybato yan. Pero, you know, because of your faith, alam mong may magandang gagawin ng Diyos. Hindi kanya iuuntog sa bato. Amen. Hindi kanya ipapahamak kapag nanampalataya ka sa Diyos. Alam niyang ginagawa mo ito nang nagtitiwala ka sa kanya. Hindi kanya ipapahamak. But ibe-bless niya kung ano man yung faith na meron ka sa iyong heart na para sa kanya. Kaya nga, as we build our faith deeper in the Lord, that's the only time that we would be able to push further for the glory of our God. So, yan po yung first night. Tapos na. Ngayon, pupunta na tayo sa second night, si Dr. Tony Stewart. Day 2. Cross the unbelief. Kasi dive the unknown, pero ngayon ay may, you know, even though nag-dive ka na, pero sometimes there are doubts. Minsan, tulad nung sabi ng Lord, umuwi ka sa Pilipinas, Lord naman eh. Dito na ako sa Amerika, nagpapakamatay nga ang Pilipino, makapunta ng Amerika. Bakit pa ako naman ako pinauuwi? Diba? Sumunod lang po ako. Of course, pagdating ko rito, Lord, ano, saan ako titira? Wala naman akong bahay. Pero praise the Lord, may nagpatira sa akin. Yung kasama ko nga yung isa ngayon, na kalain mo ba naman yung nagpatira sa akin, naging pastor? Wow! Tapos yung isa naman, nung pabalik na sila sa Pilipinas, wala na kaming titiran uli. Another one na naman. Sabi, Pastor, dito ka naman sa bahay namin tumira. And ang daming mga confirmation ng Panginoon. So, may mga panahon na tayo po when we cross, when we dive the unknown, may mga pagsubok, may mga problema, may mga tanong, Lord, bakit? Lord, nag-dive naman ako. Lord, nag-build up naman ako ng faith sa iyo. Kaya lang, bakit may ganito? Ayan. So, kaya nga, ito yung mga season wherein suddenly you find yourself na you just have, or that there is never enough. Ano ba yung never enough? Hindi mapagkasya-kasya ang sweldong ito kahit ano pang palipit na gawin ko, ano pang trabaho, overtime ang gawin ko, extra dito, extra doon. Hindi pa rin mapagkasya ang budget na ito. It was just never enough. Na may ganun po ba? Na gustong-gusto kong bumili noon, gustong-gusto kong bumili nito, ay Lord naman, bakit naman never enough na lagi ang aking budget? May ganun po, ano? Para bang yung sumeldo kay dumaan lang sa kamay mong ganun, no? Pambihira. Eh buti nga, dumaan pa sa kamay mo, yung iba hindi na nga nakita eh. Nalaman na lang nila, sumeldo ka na at binayad na lahat sa mga advances mo. Diba? Ito sininform ka, diba? Nawala ka ng sweldo. Panay-advance ka naman eh. So kaya, ito po yung mga time na nagkakaroon tayo ng unbelief because bakit kaya just enough lang naman, Lord? Para bang may pera ako binulsak, parang butas. Hindi naman ako makapag-ipon. So kaya nagdududa tuloy tayo sa Panginoon. And kaya tayo naman ay may season. Kasi mga season ng when you are crossing the unbelief. Because you have dived the unknown. Eh, dadaan ka sa just enough. Enough lang pambili ng ulam, enough lang pambayad sa renta, enough lang para sa ating pampaaral, pero wala na yung pagkain papunta ng mga resort, wala na yung mga pagpunta sa mga recreation, wala na yung mga extra curricular, enough lang eh. Bawal gumastos ng higit pa rito, just enough. Kaya tayo po, nabubuhay lang tayo sa just enough. Ano po? Kaya takot na takot tayo na mabawasan ng, you know, parang nung kami po, pag nalaglagan kami ng piso sa aming allowance, eh ibig sabihin nun, dalawang araw kaming walang pamasahe. Kasi mura lang pamasahe nun. 30 centimos lang.
Oo, yung mga bus noon sa may, diyan kami sa Makati nakatira sa Bautista, Adamson, sasabit lang kami sa bus, yung daliri lang ng hinlalaki namin ang nakasabit, punong-puno eh. Para makatipid, pagdating sa Adamson, yung konduktor nasa gitna ng siksikan eh. Hindi niya kami masingil, tatakbo na kami. Lord, patawad. Pagpalain mo na lang sila. Yung mga sasakyan ng mga JD ba? Yung mga pula na gawa sa plywood, yung mga wall, na nakasakay ba kayo sa ganun? So, hindi na siguro makarelate ang kabataan ngayon kasi iba na ngayon, grab, you know. Yung mga medyo, ano na, iba na ang usapan ngayon. But anyway, so, just enough. Hindi ka makakabili ng gusto mong other things because you just have enough. Ang hirap mabuhay sa just enough. But that is like also a season when you are crossing that unbelief. Pero meron po kasing tinatawag na more than enough. More than enough. Yung bang kaya mong manglibre sa pasusunod na further. Ilan ba kayo dyan? O, 100 kayo. Libre ko na kayo lahat. Wala kayong problema. Babayaran ko lahat ng ticket nyo. Kailangan nyo ng sasakyan. Oo pa tayo ng maraming mga van para makasakay kayong lahat. Kailangan ng pondo sa church. O sige, ito para po maipatayo natin ang project na ito. More than enough. Pati kamag-anak ko. Lahat ng kamag-anak ko. Ipahanap. Gusto ko i-bless silang lahat. Wow, grabe. Grabing more than enough na yan, di ba? So, ika nga eh, lahat ng kailangan meron tayo because more than enough ang binigay sa atin ng Diyos. Gusto niyo ba yun? But you have to learn to dive the unknown. And you have to build up your faith to be able to dive the unknown. But when you dive the unknown, meron pong dadaanan ka na never enough season. May dadaanan ka na just enough season. Pero I believe itong season na ibinibigay ng Diyos sa atin na ating mararanasan sa mga susunod na araw ng buhay natin ay more than enough. Palakpakan natin ang Panginoon. In Jesus' name, more than enough. Sabi nga po ni Tony Stewart, when you are in a season of just enough, God reveals supernatural power in our lives. You dive the unknown. You are now being challenged in the faith. You are now trying to cross the unbelief. When you just have just enough and you pursued believing God, holding on to the Lord, and keeping on your dream na tayo po ay just move forward and mag-further lang tayo, then you will be seeing the supernatural provision of our God. He will be the one to make things possible for you that you could not imagine paano ba ito nangyari, paano napapunta yung building na ito sa atin, saan ang galing yung 300 million na yan, paano ako nagkaroon ng bahay, paano ako nagkaroon ng magandang negosyo, paano natapos lahat ng anak ko, wow! Paano gumanda ang ating buhay at paano po nasakop natin ang buong Pilipinas na maborn again lahat ng tao dito? It is because of the supernatural work and power of our God in our lives. Amen. Amen. But you have to learn to cross the unbelief. Amen? Hallelujah. So kaya nga, yan po yung pangalawang araw na kung saan ito rin po, pag sinabing more than enough, pati po yung healing, pati po breakthrough, pati po provision, at you will be empowered, you will be enabled by our God, you will be given ability for you to be able to move forward wherever you are, pwede kang pagpalain ng Panginoon. For you, na ang season ng more than enough, may ma-experience natin sa buhay na ito. Amen. Pangatlong araw, ito na po yung huli. Reach the unseen. Wow, grabe, ano? Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Bagamat nakikita natin ang building na ito, pero hindi pa to atin. Probably ang ganda ng mga bahay na tinitignan mo, pero hindi pa sa'yo. Sabi ko nga kanina, sabi ni Miles Monroe, yung nakikita mo ngayon, baka hindi naman yan talaga ang gusto mo. So that is not yet the faith that you are seeing that will happen in your life. So you're dreaming of something, dreaming a house, dreaming a car, dreaming a kind of business, dreaming a future for your children.
So lahat ng ito nasa dream lang lahat, pero nananampalataya ka na ito yung mga pwedeng mangyari sa iyong buhay. At sabi nga sa third day na ito, reach the unseen. Do not be afraid to step out. Do not be afraid to step out of your comfort zone. Do not be afraid to experience the fullness of God. Amen. So ito po yung napakahalaga sa atin ngayon na minsan kasi dahil, you know, akala mo ito na eh. Pero yung pala, may mas malaki pang ibinibigay ang God sa'yo, kaya lang, you know, comfortable na ako dito eh. Pero may mas binibigay pa ang Lord sa'yo, kaya lang hindi ka maka-dive sa unknown. Hindi ka maka-cross the unbelief. Kaya, ang hamon sa atin, reach the unseen. Let go. And move forward. Let God. So kaya nga, meron pong hamon sa atin to dare to explore the unseen. Subukan natin. Mag-dive tayo. Amen. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Maniwala tayo sa ating Panginoon. Mangarap tayo para sa ating Panginoon. First and foremost, para sa advancement of His kingdom. Lord, magamit mo ko para maging blessing na marami pang kaluluwa ang maligtas. At maging willing sana tayo kung saan ka man gagamitin ng Panginoon. Maging willing tayo kasi pag naging pastor ka, naging missionary ka, naging evangelist ka, eh kasi baka sa ibang bayan ka ipadala. Ano po? Pero willing lang po tayo na magpagamit sa Panginoon because wherever you are deployed, ibibless ka ng Panginoon doon. Doon ka itatanim, doon ka magbo-bloom, doon ka magbiging fruitful, doon ka magbo-multiply, doon mai-establish yung magandang plano ng Diyos para sa iyong buhay. We just have to trust Him and reach the unseen. At mayroon pong bilin sa atin ang atin namang si Dr. Mark Morris. Si Dr. Mark Morris, ang sabi niya, we can always go further when we're together. Mahalaga po na tayo ay as one. Maganda po yung tayo as one spirit. Maganda po na tayo ay united. Si Mark Morris po, dumating po yan sa Pilipinas, binata pa. Nag-meet po kami, magkasing edad lang po kami niyan. Ayan. Kaya siguro, nagkakaintindihan na tayo ng edad. Ano po? At kami po ay magkaibigan din. And nakapag-asawa siya ng Pilipina. At ngayon po ay lolo na rin siya. At nag-iisip na rin ng retirement. Ayan po. And yung mga iba po na nag-iisip ng retirement, eh, may mensahe po sa atin ng isang Hall of Famer or Hall of Faith na parangalan na sa ating pong convention. And totoo naman, tulungan po tayo. Amen. Magkaisa po tayo. At magagawa natin ang lahat ng bagay kapag tayong lahat ay nagkakaisa. Amen. Isa tayo sa pananampalataya, isa tayo sa panalangin, isa tayo sa pangitain, isa tayo sa ating pong galaw, and God is going to bless us all. Magagawa po ang lahat ng pangarap na ito. Amen. Sige po, palapakan natin ang Diyos. Now, just to inspire us how our God is faithful and true to His words, itong meron tayo ngayon is because there are some men, women of God, who sacrificed their lives, who went ahead of us. Sila yung nag-literally dumaan sa bukid, sa ilog. Sila yung literally na inabutan nila yung kahirapan ng Pilipinas nung mga panahon na yun, but that did not stop them in obeying the calling of the Lord. And pinarangalan po sila. So ibig sabihin kaya po maraming mga Church of God churches sa buong Pilipinas is because of some of these men. Marami po sila pero ito na lang po yung naipakita. Pero marami po sila. Kaya po marami po ang mga churches, ang Church of God. Una pong pinarangalan ay si Bishop Valerio Vicente. 92 years old na po siya. Siya po ang isa sa mga pioneer natin at napadala rin po siya ng Mindanao na ngayon ang Mindanao about 200 churches po doon, more than 200 churches ang naging bunga po noon. Nasa Cagayan na po siya, sa Barbarit, kung alam niyo po yon, and nandoon na po siya nag-i-stay. But up to this time, still preaching the gospel. Ganun po siya kainit. And probably, siya po rin po yung dumaan sa maraming pagsubok. And despite of his faithfulness,
passion and commitment and all the sacrifices. Siya po yung tumatawid sa ilog kahit hanggang dito, hanggang ulo na, hanggang, you know, tatawid yung Bible na lang ang nakalitaw para lang wag mabasa. For them to be able to reach out those people who lives in the mountains. And siya rin yung nakaranas ng, of course, yung pagkain nila, eh Lord, kung ano po, ipoprovide nyo ng pagkain namin. And so a lot of sacrifice when they started the ministry na nagbunga ng maraming mga churches at maraming gawain. Yet, despite of many trials, nagpatuloy siya. Yung kanyang anak, namatay sa sakit na, bakit ba hindi ko na naman na-research kanina, nakalimutan ko, yung dumudugo, yung dugo. Mahanginan lang, napakasakit. Wow. Grabe, no? At 9 years old, namatay yung anak niya. Hindi gumaling, walang himala, pambihira, pastor ako, nabuakit ako sa bundok. Nagpapainir ako, nagsasacrifice ako, bakit naman yung anak ko, Lord, hindi mo pinagaling? Tuloy-tuloy lang siya. Kaya po tinagurian siyang faithful man of God. And then after 29 years, yung anak naman niyan, 29 years old ang namatay, ganun ding sakit. Mamaya malalaman ko na yung ibig sabihin ng pangalan ng sakit. Mahaba kasi yung pangalan eh. Dalawang anak niya ang namatay sa ganong rare disease. Yet, never stop him planting churches, evangelizing, sharing the gospel. Kahit na ganon, kasakit ang nangyari sa buhay niya. Kaya dalawa na lang silang mag-asawa. Sa kabila ng lahat, nung siya po ay nagsalita sa conference, sabi po niya, "It is a great honor to be a child of God." Amen. Sobrang inspirasyon ang taong ito. Amen. Hindi po siya pinahinto ng anumang issue. Siyempre, uy, bakit ganun? Anong klaseng pastor yan? Bakit namatay ang anak? Bakit di niya pinagpipray? Bakit tayo ba? Eh, paano ngayon yan? Di ba? Wala naman palang himala. Hindi niya po pinansin yun. Minsan po, tayo kasi ano, hindi lang mapansin eh. Ayaw na, tisod na, di po ba? Nalugi lang ang tindahan, ayaw na kay Lord, ayaw nang sumamba, di ba? No? Ay, hindi lang nangyari yung inaasahan niya, eh, hindi na siya, ayaw na magpatuloy sa Panginoon. Eh, ito po, dalawang anak. Never stop, 92 years old, still preaching the gospel. Ang anak naman niya, alam natin na sa kabilang buhay, sa eternal life, amen. Doon, maigitan niya ang kanyang mga anak sa araw na kukunin na siya ng Panginoon. What an inspiration. Yan po yung espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin, na manatiling tapat kahit anong mangyari sa buhay na ito. Amen po ba yan? Yan po yung diving the unknown. Yan po yung crossing the unbelief. Yan po yung reaching the unseen kahit na ang dami nang nangyaring problema sa buhay, yet never stop serving God. That is the kind of spirit to dream again and go further to make the Philippines a born again Philippines. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa po si Dr. Marcos Lijero. Ito po ay nakasama ko sa board kasi ako po ay dating board member as a member of the Pastor Executive Council ng Word for the World under the Church of God. So kasama ko po siya sa board meeting pag nagmi-meeting kami. Pero bata po ako noon, mas may edad po siya. Ayan. And si Luyong ba ito, yung apelyido nito? Nakalimutan ko na naman yung pangalan. Kanina alam ko na eh, nalimutan na naman. Ito po yung pumalit sa kanya. And matanda na siya. Ito po si bagong Norton Luyong, Luyong na pumalit sa kanya. And this regional overseer, of course overseer siya, pero of course si Dr. Mark Lijero ay veteranong pastor, matanda na at dumaan na sa lahat ng overseership. Yet he approached Norton Yulong o yun na lang, Pastor or Bishop Norton. Nasabi niya, "I submit to you as my leader
kung anong gusto mong ipagawa sa akin, pag-utusan mo lang ako. Naiyak daw po si Bishop Norton sapagkat siyempre matanda ito sa akin eh. And yet ganun siya ka-humble. Ang dami nang nagawa nito, ang dami nang tagumpay, ang dami nang napatunayan, siya magpapatunay pa lang, and yet this man gave him that kind of gesture that he will never forget and learned as a leader, and that is the kind of spirit na mga nauna po sa atin. Buhay pa naman po siya, hindi pa po siya nauunang umuwi, pero ibig ko lang sabihin, naunang nagtayo ng mga gawain. And this is the kind of example na ibinibigay niya, example of humility, example of faithful shepherding, example of compassion, and example of submission. At sumunod po si Dr. McLeod. Siya po ay dating overseer ng buong Austral, ibig sabihin Australia, Philippines, buong Asia po. Siya po ang dating overseer. And napunta po siya rito during the time na ang Church of God ay nagkaroon ng tinatawag na leadership crisis. Hindi malaman kung alin ang mali, alin ang tama. And so dumating siya sa oras na yon ng kaguluhan. And of course, galit po kami lahat sa kanya. Kasi gusto namin, kampihan mo kami. Sabi naman ng isa, hindi, kami ang kampihan mo. Eh, wala siyang kinakampihan, kaya nagagalit kami sa kanya. Pero, sabi lang niya, I will have to stand on what is right. It's not because I know you, it's not because you're my friend, but I will stand on what is right. At yun po yung tinuro niya rin sa mga sumunod na pastors, lalo na kay Pastor Anthony na kanyang minentoran, na sabi nga niya, loyalty is very important. And the reason why Church of God reached this number of years, more than 100 of years in the world, in the whole world, and 75 years in the Philippines, is because they value loyalty. And because of this, si Pastor Anthony, ito rin po yung kanyang ipinapasa sa next generation. Because for us to be able to reach that goal, that dream again, and go further, kailangan po tayo laging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. And he wrapped up the conference. Ang bilis ng oras. He wrapped up the conference. Ito na po yung third day ni Pastor Anthony, Dr. Anthony. Pinakita niya yung, pinakit niya sa stage yung more than 1,000 volunteers. Wow, 1,000 volunteers. Marami pa sa atin. And sabi niya, itong mga volunteers na ito ay nagpakahirap, nagsakripisyo, binigay ang talento, binigay ang galing, nagpakapagod, and yet they spend their own money to be able to attend all the practices, to be able to be in the venue. And ang hirap po, di ba, ilang araw nang bumabagyo, bumabaha, yet they have to brave the storms, yung transportation, nagrally pa, pambihira, yet they have to be there kahit walang sasakyan. So, lahat ito ay in-announce ni Pastor Anthony for everybody to know anong pinagdaanan ng conference na yan for that conference to become successful. Because there is one motivation and intention. All these workers who have gathered together as volunteer para mangyari ang event na ito, sabi nila na isakripisyo nila ang kanilang sarili just to be able to challenge us, COG Philippines, to dream again. Nagsakripisyo, nagpakapagod, nagpakahirap, nag-abono, talagang binigay yung galing nila para nang sa ganon, mangyari yung araw na ito na tayong lahat na nagtipon doon ay mahamon na muli tayong mangarap at mag-move further tayo para sa ating Panginoon. Amen. Pangarap ko na tayo ding lahat ay magkaisa sapagkat meron po tayong mga susunod na henerasyon. Ito po yung pinagdaanan ng COG Imus ng pandemic. Alam nyo ba na ang ating anniversary ng Press On, nasa online lang tayo. Makikita nyo, nasa online lang. Yung nasa bandang kanan, sila po yung nagsakripisyo during the pandemic kasi they have to be here and so that makakaroon tayo ng online service.
tatawirin yung Bacoor, tatawirin yung mga bawal na lugar para lang makapunta dito. Sasamahan ko minsan dahil meron kaming ID ng presidential noon, nakakalusot kami. Pero it was a sacrifice and they have to be here and they're the only ones available. At the only ones na pinapayagan ng magulang at yung magulang naman nila ipalaban din. But anyway, I just want you to know the sacrifices. Na bagamat pandemic, nagpatuloy ang gawain, i-bless po tayo ng Panginoon at hindi po masasayang ang lahat ng sakripisyo na ito. Amen? And tayo nga po ngayon, salamat sa Diyos, eto na po tayo ngayon and we are going to dream again. Amen. Amen. Eh, isa ngayon po, dalawa na lang po kami. Si Batman at si Robin. Pero salamat sa Diyos, may nagbigay na senior, pastor, binigay na isa pang senior, na pastor na rin, elder, at another, magsi-senior ba? Na handang makidream again sa atin para alang-alang sa next generation ng church na ito. And of course, hindi lamang sila, kundi marami pang mga kalalakihan from Lancaster, mga kalalakihan, mga senior na rin po yung iba, mga kababaihan. Ayan, na kung saan handa rin po silang makidream again and go further po sa church na ito. At siyempre po, kasama po dyan ang ating pong mga next generation. Ang ating kabataan. Hallelujah. At tayo po ay may malaking pinapaasa po sa next generation. Kasi sila na po yung papalit. Whether I like it or not, of course I can continue serving the Lord kahit hindi po senior pastor. I can serve the Lord. Lead Bible studies. Do evangelization. And teach in our classes. Pwede ko pong gawin yun. Pero kailangan na pong may papalit later on sa atin. Amen? Hindi naman ho kami bumabata ni Pastor Dong. Kami po ay, siyempre po, ay nag-a-advance na rin ng ating pong, nag-go further na rin ng edad. Ano po? Ayan. At salamat sa Panginoon sapagkat ito pong next generation na ito ay may isa pang next generation na ang sabi, share your dreams with me. Sila po yung nag-perform sa further. Mga kabataan, and they were singing, share your dream with me. To bring the Philippines to the Lordship of Christ. Pilipinas. Born again, Pilipinas. Sa atin, ang pangarap natin, born again, city of Imus. It's already happening, alam nyo ba yon? We have Bible studies in every department, so about 40 departments and other units in our city. Alam nyo ba yon na tayo po ang naging malaking impluensya para ito ay aprubahan. We have Bible studies with the policemen and kasimbahayan, yung pong mga sa barangay. We have Bible studies with that. And so we are training leaders para po maganap ito. Hindi na sayang, during pandemic po lahat ito na-establish. Imagine, during pandemic ito, isinaksak lahat yung moral transformation program. Of course, with the help of the presidential advisor for religious affairs under Bishop Bellica, and during the time of Duterte, naipasa po ito at tuloy-tuloy na po ito. Pati po ang rehabilitation, tuloy-tuloy na pong umaandar. Naipasa na po natin ito lahat. Pero siyempre po lilipas. Lilipas at tatanda rin po tayo. Amen. Pero may kabataan tayong nagsasabing, share your dreams with me. Share your dreams with me. Kaya naman may isang magulang na sa sobrang gusto niya talaga ang Pilipinas ay ma-born again. Ayan, kinuna niya na yung anak niya, maliit, para sumama sa next generation na dadalhin ng Pilipinas para ma-born again. Amen? Pag hindi pa naman na-born again ang Pilipinas. They are the ones na magiging world leaders. Kasi on world na po ang ating pinaka-strategy. Sila na po ang magtitrain, sila na po ang magpaplano, sila na po ang mag-win, mag-raise ang next leaders, the faithful, the loyal, the committed to pursue the vision.
Sila po ang mga leaders na inaasahan natin that they would be kind and merciful and compassionate but righteous. Sila po yung mga leaders na gusto nating ma-erase up who are submissive to their leaders, respectful and obedient. Sila po yung mga leaders na gusto nating maging prayerful, filled with the Holy Spirit, living a holy life. Kailangan po natin ng dream team. Pwede po bang makalambing po sa inyong lahat na makasama po namin kayo sa dream team para ipasa sa next generation ang pananampalatayang ito na iniutos ng Diyos to go multiply, to go dominate, to go and let everybody knows who God is. Tayo po yun ang magpapakilala. So kailangan natin ng mga tulong ng bawat isa para po ang City of Imus ay tuloy-tuloy lang ang ma-born again ang City of Imus. Amen? At ma-born again ang buong Pilipinas. At I believe darating po yung more than enough katulad din po ng nangyari po kay Elijah. Kaya pwede po tayong mangarap na muli, dream again further. Nangyari kasi yung pagkilos ng Diyos kay Elijah. Nung after 3 years ay uulan na uli, pero gakamay lang, gasuntok lang yung size ng ulap. 7 beses, sabi niya, uy, pwede na yan. May... Nung una, wala eh. Wala ni Tuldok, wala. Pero nung singlaki na ng kamay, o ng kamao, sabi niya, okay, sige na, takbo na, kasi uulan na ng malakas. We are not only seeing a fist-sized na ulap sa church na ito. We are seeing all of you, the adults. We are seeing the young adults. We are seeing the young people and our children. Dito kay Sarap. Dito kay Sarap. Pwede bang maimbitahan lahat ng mga baby? Dito kay Sarap. Dito kayo. Sige, dito. Dito. Oh, sige, dito na kayo sa taas. Ayan. Dito na kayo. Sige. We just want to pray for all of them. Sige, pwede bang Ronnie, pakikuha ito. Yung mga bata, pwede po sila dito. Para sa baba na lang yung mga bata para hindi mahirapan. Yung mga babies ninyo, dali nyo po rito. Dali kayo dito mga next generation. Ito mga susunod na pastor, susunod na mga leaders. Sila ang susunod na mga henerasyon natin na magpapatuloy sa ating gawain. Amen. And of course, they are representing all of you, mga kabataan, and we just want to pray for them. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Tumayo tayong lahat. At pwede bang mga youth dito kayo sa harap, mga youth? Na, lahat ng youth po, dito kayo sa harap, mga youth. Lahat po ng youth, kung alam mong youth ka, dito ka sa harap. Ipagpipray lang namin kayo. Dito, mga youth, please, dito kayo sa harap. Huwag kayo mahiya. Dito kayo sa harap. We will just be praying for all of you. Dito kayo sa harap, mga youth. Sige po, mga youth. Dito po kayo. All of the young people, dito po kayo. We will just want to pray for you. Sige po. We are not just seeing a fist size o isang kasuntok na ulap. We are seeing many young people here. Youngster, many children na siyang magpapatuloy ng ating gawain para ang Panginoon at ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng mga buhay nila ay ma-born again ng Pilipinas. Amen? At siyempre, mauuna po kayo. Pwede bang ituon natin ang mga kamay natin patungo sa kanila? Lord, we release blessing unto all these young people and all these children. Double portion of anointing that they would be able to dream again with us. That Lord, as children and as young people, that they would be so anointed, that they would be given that favor, O God, and that feeling of the Holy Ghost, O Lord, that their hearts would be on fire for you, that
that they will have that kind of passion, oh God, to bring this country, the Philippines, to your feet, that this country, the Philippines, will be a born-again country, Father God. Magsisimula po sa City of Imus, na ang City of Imus ay ma-born-again, Panginoon, at Panginoon, tuloy-tuloy sa kanilang next generation, ang mga batang ito ay lalaki, mag-aasawa, at ipagpapatuloy po nila na isalin sa kanilang mga anak ang pangitain na hanggat hindi ka dumarating, ang Pilipinas ay dadalhin sa iyo upang tunay ngang mangyari na na ang Pilipinas ay na born again na nga, Panginoon. Hallelujah. Lord, let your protection be upon these children, be upon these young people. Wisdom be upon them. Lord, intelligence be upon them. Kind of skills and creativity be upon them, O God. The gifts of the Holy Ghost be upon them, O Lord. Lord, yung pong maliwanag na pag-iisip, yung pong Espiritu mo ang umalot din sa kanila, ang magdala sa kanila, at makas nila ang vision, makas nila, Panginoon, ang calling, makas nila, Panginoon, ang dream na ito for your glory and honor. Narito po ang mga anak namin, narito po ang aming mga kabataan, narito po kaming lahat, and all of us are dreaming again to go forward for your glory and honor. Yes po, ang Pilipinas. Born again ang Pilipinas. Born again ang City of Imus. Because Lord, binigyan mo kami ng hindi lamang maliit, kundi marami, Panginoon, na magsisimula sa pangarap na ito for your glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all. God bless you. Ayan, mga bata, salamat. Makakabalik na kayo sa inyong classroom. Magpalain kayo ng Panginoon. Magpalain kayo ng Panginoon. God bless. Ayan. Sino kaya sa inyo magiging pastor? Ayan. Simulan na natin sa Bible School. God bless you. God bless. Okay, balik na kayo sa room. God bless, ha? Praise the Lord. Hallelujah. Umawit tayo sa Panginoon. Umawit tayo sa Panginoon bago tayo magsara sa panalangin. Let faith arise. Let faith.
And we are believing again. We are dreaming again. This time to go further in our dreams. Lord, I pray that you would help your people to build the kind of faith we needed to be able to dive the unknown. We pray that as we dive the unknown and as we are crossing the unbelief, that you would strengthen the faith, that you would strengthen every heart, that you would refresh the dream, and that you would give us the assurance that the things that we hope for and the things that we do not see, that we would be certain that we are going to see it happening. And Lord, that as we dive the unknown and cross the unbelief, that we would be able to reach the unseen, born again, Pilipinas, born again, city of Imus, born again, every household, every family, every children. And we humble ourselves, O God, gamitin mo po kami, empower mo kami, punuin mo kami ng iyong Espiritu mula sa aming mga may edad hanggang sa aming mga anak, Panginoon, ay punuin mo ng bagong Espiritu. Nandoon yung kasiglahan, nandun yung energy, nandun yung excitement, nandun yung passion, O God, Lord, to serve you, to worship you, O God, and Lord, to dive the unknown and to cross the unbelief and to reach the unseen. That Spirit, O God, will be given, O Lord God, and is being given to this church and to our children and to all your people here, in the mighty name of your Son, Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Panginoon. We have dreams. And part of the dreams, O God, ay ang pagpapala mo sa iyong mga anak at sa aming pagbibigay ng aming kaloob. Ito po yung nakikita na namin, bagamat hindi pa namin nakikita. Because as we give, we are believing you are going to bless your people. We are going to be blessed. As you have said in your word, it would be blessed back to us, pressed down, shaken together, and running over. Ibibigay mo po itong pagpapala sa iyong mga anak na sa iyo nakatingin, sa iyo umaasa, at ang kanilang mga pangarap, they would be seeing your supernatural power. That, Lord, all these dreams will come true. Panginoon, ingatan mo ang iyong mga anak sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Patibayin niyo po ang aming pananalig sa iyo. Lagi kaming tumingin sa iyo sa oras na kami ay nagdududa. Huwag kaming mabahala. Bagkus, Lord, that we would always hold on to your word to be able to see the unseen, O God. And with that, we would continue to pursue our dream and go further in the power of the Holy Ghost for your glory and honor. Salamat, Lord. Your people are protected. Your people are favored. Your people are sustained and well-provided and empowered in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you all. God bless you all. Praise the Lord. God bless you all. Thank you, Lord, and God bless everyone. Inviting you again to attend our Ignite every Wednesdays at 7 p.m. At sa lahat po ng mga worshipers, singers, and musicians, and dancers, we will be having our worship audition on August 19. And for more details, you may get your tracks on the lobby and you may register because registrations are now open. See you, everyone, and God bless.